matinding visa ng kahoy na sinukuan. Ano-ano ba ang mga kakayahan nito? So bago tayo magsimula, siguraduhin niyo munang nakapag-like and subscribe ka na para updated ka sa mga sunod kong mga video. Ang kahoy na sinukuan, saan ba ito matatagpuan at paano makuha ito? Ang kahoy na sinukuan ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Kadalasan matatagpuan ito sa mga lugar ng Visayas at Bicol. Ang kahoy na sinukuan ay lubhang napakadelikado. Dahil wala itong sinasanto. Dahil mismong anino nito ay napakadelikado. May kakayahan ang anino nito na makapagparalisa ng kahit sinong tao o hayop man. Kahit mga puno na nakapalibot dito ay maaaring mamatay basta maaninuhan nito. Tanging mga virtudis lamang ang nakakaalam kung paano ito makukuha. Kaya napakaswerte mo kapag mayroon ka nito. Kahit sa taong matigas ang puso ay kayang mapaamo nito. Pati na din ang mga mababangis na aso. Hawakan mo lang ito o kaya ibulsa at dumaan sa puok ng mga mababangis na aso. Iyak, yuyuko sila sa'yo. Yung iba pa ay mapapatakbo, papalayo sa'yo. Bago natin makalimutan, ito ang gawin nyo pag meron kayo nito. Dasalin nyo ito bago kayo umalis ng bahay. Ito ang dasal at napakabisa nito. Sukuan ni Sumiya. Talobre. Ipata. Namtam. Kanitam. Kuryam. Suku. Kum. Ito ang susi. Mitam. Pidiriktam. Maria. Jesus. Kum. At pumadyak ng tatlong beses sa lupa. Ayan, tiyak makukuha mo na ang kagalingan at visa ng sinukuan. Iwasan mo din ipakita ito sa kahit sinong tao o ipahipo para hindi mawala ang visa nito. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang ginawa nating video. So, kung nagustuhan nyo ang ginawa nating video, huwag nyo kalimutan i-like and subscribe ng ating YouTube channel. At marami pa tayong gagawing video na magugustuhan nyo. Mag-comment lang kayo sa comment section at sasagutin ko. Maraming salamat at gawin lang natin sa tama ang lahat ng ating kakayahan. Huwag natin gawin sa makakapanglabang tayo sa kapwa. Lagi nating isipin ang maging mabuting tao at manampalataya sa Diyos na buhay. Salamat sa inyo lahat. Abangan nyo ang susunod kong video.